na naubusan palagi ng coolant yung radiator niya. Hanggang dito yung coolant, hanggang kalahati. Kahit malapit lang yung pupuntahan ko, ang bilis niya maubusan ng coolant, napupunta agad dito. Siguraduhin nyo munang marunong kayo maghalo ng tubig o kaya yung ready nang gamitin. Hindi nahalo ang distilled para hindi kayo magka-problema. Muntik na ako madali dyan guys. Ang pagpa-repair kasi nyan, ang head gasket, babaklasin niya ang black tank, tsaka head. Ang hiningi sa akin yan ay ayan yung presyo. Kung naubusan ng coolant, ang magka-problema naman niya, black tsaka piston, mag-overheat yun, magpapalit ako nyan. So yun yung update sa nagtatanong sa akin. Hi guys, TanBidatTV. Welcome sa aking panibagong vlog. I-update ko lang kayo sa aking radiator coolant ng aking Sniper Fi150. Meron kasi nag-comment ano daw update sa aking radiator coolant. Simula kasi nung pinalitan ko ng coolant, ginamit ko yung top 1. Palaging nagbabawas ang coolant at napupunta sa reservoir. Meron akong vlog nung pagpalit ko ng coolant na stock. Kung gusto nyo mapanood, nasa description below yung link. At ayon, kung napansin nyo dun sa una kong vlog, okay ang coolant sa radiator, walang bawas. Pinalitan ko lang ng bagong coolant kasi nga mahigit 3 years na ang aking motor, hindi ko pa napapalitan ng bagong coolant. At ang tinakbo ng aking motor ay 23,000 kilometers at ang level ng coolant mababa na sa low ng reserva. Ayon, bumili ako sa shop na coolant. Binigay sa akin ay top 1. Ito pa lang top 1 na binigay sa akin. Kailangan pang haluan ng distilled water. Wala kasing nakalagay sa bote ng top 1 anong ratio ng coolant at tubig or distilled kapag ginamit sa motor. Nagtanong din ako sa shop na binilihan ko, hindi na haluan ng tubig, hindi na daw. Ayon, sinalin ko ng puro ang coolant sa radiator. Pagkatapos kong magpalit ng coolant, umuwi ako sa Bicol, sa Albay, at nanggaling ako sa Calamba, Laguna. Pagdating ko sa Bicol, hindi ko na na-check kung okay ba yung coolant na pinalit ko. Kasi nga, yung lugar na inuuwihan ko, hindi pa konektado sa mainland, kaya kailangan pang sumakay na bangka. Kaya wala akong oras baklasin ang fairings para tingnan ang coolant. Napansin ko lang mayroong problema yung radiator pagdating ko dito sa Calamba, Laguna. Natatapon ang coolant galing sa reservoir. Habang napupuno ang reservoir ay ang aking radiator naubusan ng coolant. Pagkarating ko sa bahay, dali-dali kong binaklas ang fairings para tingnan ang radiator. Ayun, konti na lang ang coolant sa radiator dahil sa napupunta ang coolant sa reservoir. Hindi bumabalik pataas, buti na lang hindi nag-alarm o nag-overheat ang makina ng aking motor sa oras ng aking biyahe galing Laguna to Bicol. Siyempre pagbalik sa Laguna, mapapansin nyo dito parang nangitim yung loob ng aking radiator kumpara sa una kong vlog. Meron palang nagsabi sa akin na baka daw takip ng radiator ang sira. Ayun, tinignan ko, okay naman, ayos ba ang gasket o rubber ng takip ng radiator. At ang pangalawa na sinabi nila sa akin ay yung head gasket. Ito yung literal na babaklasin ang head at lock. Siyempre bago ko ipagawa yon, check muna natin ang langis sa ating makina kung may halong coolant. Paano malalaman? Madali lang yan. Kapag kulay na choco, nagatas ang iyong langis. Kapag nangyaring malo ang coolant sa langis, posibleng sira ng head gasket at pwedeng mangyari yon sa mga kargado. Merong nag-personal message sa akin, hindi naman kargado, hindi naman agad masisira ang head gasket. Kaya ang ginawa ko muna, bumili ulit ako ng panibagong coolant at sa Yamaha ako bumili para makapagtanong na rin para sigurado hindi na tayo magka-problema. At pagkatapos kong magpalit ulit ng coolant na Yamalog, nagbiyahe ulit ako sa Bicol galing Laguna. Pagdating ko sa Bicol, syempre pagod na naman ako sa biyahe at ilang araw lang ako doon. Tulad ng sinabi ko kanina, mahirap pagtawid ng motor sa lugar namin dahil sa tawid dagat. Kaya pagdating ko na lang ulit sa Calamba, Laguna para i-check ang radiator, okay ba yung pinalit kong coolant na galing sa Yamaha. Ito na, bubuksan ko na ulit para ipakita sa inyo ano nga ba ang problema, head gasket o sa maling paggamit ng coolant. So yun, tanggalin ko muna itong ilaw.
itong blue water PDD. Buti nga yung nakaraan na naubusan palagi ng coolant yung radiator niya, hindi nag-overheat yung aking makina. Kasi hindi naman siya totaling naubusan hanggang dito yung coolant, hanggang kalahati. Kahit malapit lang yung pupuntahan ko, ang bilis niya maubusan ng coolant, napupunta agad dito. Tapos ito, nagiging kalahati na lang. So yun, bubuksan ko, papakita ko sa inyo kung hindi sira talaga yung makina. Ay, ang problema, coolant. So yun, bubuksan ko na to. Pakita ko sa inyo na hindi talaga sira ang head gasket. Ang problema, coolant. Kasi may nagsabi sa akin na mekaniko, hindi naman daw talaga issue ang coolant. Wala naman daw problema ang ganon. Yun pala, may problema rin. Hindi siya ready to use. Kailangan pang haluan ng tubig. Kaya ito, sana natin. Kung puno pa ba o wala nang laman. Yun! Very good. Kita nyo, natapon pa siya. Puno guys, puno. Ito yung update. Wait lang, lagyan natin ng flash. Ayun na sir. Kulay blue kasi yung coolant ko eh, kaya hindi nyo mapapansin masyado eh. Kita ba? Wait lang. Papakita ko sa inyo ng maayos. Ayun na. Ayun na sir. Kita nyo. Ayan. Ayun na. Ayun na. Puno siya, walang problema. Kaya sa mga magpapalit yan ng coolant, lalo na kung top 1 ang bibilihin nyo, siguraduhin nyo munang marunong kayo maghalo ng tubig o kaya yung ready nang gamitin. Hindi na halo ang distilled para hindi kayo magkaproblema. Muntik na ako madali dyan guys. Ang pagpa-repair kasi nyan ng head gasket, babaklasin niyang black top tsaka head. Ang hiningi sa akin yan ay ayan yung presyo. Tapos, kung di ko naman napansin agad, naubusan talaga ng coolant, yan ang problema. Kung naubusan ng coolant, ang magkaproblema naman niya, black tsaka piston, mag-overheat yun, magpapalit ako nyan. So, yun, okay. So, yun, yung update sa nagtatanong sa akin, kung ano daw yung status ng aking radiator. Kasi nga, nung nakaraan ng biyahe ko sa vehicle, ay naubusan talaga ko ng coolant. Tapos kaya kung mapapansin nyo may mga guhit ako. Ayan, hindi naman siya nagbabago, kaya okay. So ayan, so ayan pala, yung nakaraan kong vlog, nag vlog ako dun sa rear master pump o kaya rear master caliper. Ginawa ko yun, panoorin nyo na lang kung gusto nyo panoorin. Kasi pagtagal-tagal talaga ng motor nyo, hindi nyo maiwasan na mag-i-stack up yung preno sa hulihan. Kung paano lilinisan at kung paano gagawin. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanood. Ride safe. Kita-kit sa susunod na vlog. Thank you. So, ayun pala. Sunod kong vlog, ito. Susubukan ko rin kung pwede ba to. Kahit na naka-lowered yung, ito. Lowered ang aking shock sa unahan. Ayun, pansin nyo. Lowered ko. Kasi yung nakaraan kong engine cover ay nagkaroon ng problema. Sumasabit dito yung gulong. Nilakyan ko kasi yung gulong kaya nabasag. Tungkulan ko dito. Ayun. Kalong nasira. Ayun, bili ulit ako ng bago. Susubukan ko to kung okay. So, ayun. Siguraduhin nyo maayos yung takip ng radiator para walang singaw. Yan din kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon din ng problema sa radiator. So, okay. Itong plug, huwag kalimutang ibalik ng maayos.